Ayan na guys, so nakikita nyo naman no, na okay yung ating installation ng ating VLAN. So for in case na mag-add kayo ng additional access point dito sa LAN 3, 2, 3 and 4. So ang advice ko lang guys no, is dapat same SSID sa... Hello mga kapiso. So ngayon guys is or mga kapiso is ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-reflash nitong CFN1 Compass CFN1 ng OpenWRT na naka-VLAN na. Ayan, so salamat sa ating kaibigan na malulupit no, na binigyan tayo ng bin files. Alright. So hindi ko na lang i-mention kung sino siya. So thank you bro. Ayan, so unbox muna natin guys. So bago natin simulan ang video na ito, please don't forget to subscribe and also hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video natin. Alright? Okay. Ngayon guys, saksak muna natin yung adapter niya, power adapter niya. Ayan. Ayan, so press lang itong reset button. And then, saka natin ilalagay, i-hold natin itong reset button, tapos saka natin ilagay itong power adapter. Ayan. So kung napapansin nyo yung mga lights indicator nya, ayan, sa wifi is blinking siya. Pag nag-steady na yan, it means na-reset na yan, ayan. So nag-steady na yung lights niya, it means reset na yung compass CFN1 natin. So kailangan natin siyang bitawan. Alright. So pag ganyan guys is magkabit na tayo ng LAN cable papuntang computers natin. O papuntang computer any of the 4. LAN 1, LAN 2, LAN 3 and LAN 4. Okay. So yung LAN cable na ikakabit natin papuntang computer. And let's go for configuration para sa ating. Ayan, so once connected na po yung cable natin sa ating computer papuntang CFN1, so dapat change muna natin yung static IP address natin. Local area connection, then properties, TCP IP4, properties. Ayan, ito yung dapat na IP address natin. Use the following IP address, 192.168.1.2. Then ang submit mask na gagamitin natin is 255.255.255.0. Alright, so okay lang. Okay, push close. Ayan. So once na change natin yung static IP address ng ating computers, simpre mag-open tayo ng window browser. Okay, sa browser i-type lang ang natin yung IP address ng ating CFN1 na 192.168.1.1. Okay. Ito yung ating default IP address ng ating CFN1. Then, enter. Okay. So, ito na yung makikita nyo. So, ngayon is actually, naka-download na ako ng firmware nito at ayan, choose file. Okay? Then, click natin ito. Then, mag-select po tayo ng bin files kung saan naka-download yung ating files na firmware. Then, go to downloads. Ayan. OpenWRT. Ayan, may naka-download na ito. Where is na? Ayan. OpenWRT. And then, open lang. Then, update firmware. Okay. So, ayan. Hintayin na lang natin, guys, no, na may mag-load siya dito, guys. Na mag-ganun. Ayan. So, update in progress. So, hintayin na lang natin, guys, no, na
ma-okay na yun siya, guys. At sila, guys, mga kapiso, hindi yan magbabago. So, ganyan lang talaga ang parang paikot-ikot lang yan. So, ang gagawin natin is ganito. Change muna natin yung internet settings natin. Ayan. Change muna natin yung internet settings. Ayan. Properties. CPI 4. Tapos, ayan. So, baguhin lang natin ito. Instead na 1, gawin natin 15. Okay? Then, okay. Yan lang. Okay, kasi ang progress niya is talagang hindi yan magbabago. Ayan. And then, CMD again. CMD. Then, ping. .192.168.15.2 space P. Ayan. So, ayan. So, may reply na. So, pag may reply na, it means successfully na yung ating, ayan, may reply na. So, it means successfully na yung ating flashing ng ating CFN1. Okay? So, ayan, no? Hindi pa natapos. So, ngayon is close na lang ito. Tapos, ibalik na lang natin yung ating ginawang ayan, TCP IP4 properties. Tapos, ibalik na lang sa obtain automatic IP address. Ayan. So, ngayon, guys, is subukan natin yung ating ginagawa kanina na CFN1 kung talagang totoo ba. Okay? So, ayun na, guys. So, nakasaksak na yung ating LAN cable, no, sa ating computer. So, nirefresh ko na lang, no. Ngayon is i-access natin yung ating router kung successfully ba yung ginagawa nating flash. So, ang IP address pala is 192.168.15.1. Ayan. 15.1. Ayan. Ayan. So, ang password is akin lang yan. Ayan. So, ito na yung OpenWRT na version. So, ayun na, guys. Na-flash na natin yung ating CFN1. At sa ngayon, is tanggalin muna natin itong port na nakakabit sa computer. Ayan. At itry natin itong ating na-install na LPBP sa Wi-Fi. Ang tag nito is 13. Okay? So, ang nagawa pala nating VLAN setup is yung LAN 1 is para sa ating OPI or RPI. Okay? Saksak lang itong LAN 1. Tapos, yung main ISP natin is dito sa 1 nakakonect. Okay? So, ito yung main ISP. Okay, dito natin i-connect sa 1. 1 port ng ating VLAN setup. Okay? So, ngayon is i-power up muna natin ito. And mamit muna tayo ng adapter. So, temporary lang yung adapter ng ating OPI, guys, ah. Ayan. Booting up. So, kung maglagay pa tayo ng additional access point, so may LAN 2, LAN 3, and LAN 4, pwede po natin dito ilalagay, guys. So, naka-OpenWRT na po siya. So, bali, sa sunod natin na video, so ang gagawin natin is i-review natin kung gaano ka lawak itong Wi-Fi rings ng ating kumfa CFN1 na gamit ay OpenWRT. Alright. So, ayan. I think nag-boot up na kasi yung lights indicator niya is blinking. Okay? So, ito yung ISP sa 1, sa blue na port. At ito yung port 1 is naka-VLAN po siya.
at itong tatlo is for our access point. So ngayon isubukan natin, since isa lang ang cellphone na gamit natin, cancel muna natin, no? So mag screen recorder muna tayo, guys. Okay, so ngayon is mag-connect po tayo sa ating ginawa na ilaw wifi bindu, ilaw wifi bindu. Ayan, so connect muna, then ayun, no, ang bilis ng portal. Then actually wala po tayong ginawang queen slot ngayon, no? So voucher lang. Ayan, so hindi naman tayo naka-internet kasi wala pang time. Subukan natin mag-internet. Ayan. Ayan, so wala kasi wala pa tayong time. So ngayon is magawa muna tayo ng voucher, since hindi natin nalagyan ng tawag nito queen slot, kasi this is for sample only, no? 10.0.0.1 / admin. Ayan, LPB admin, tapos yung password is default password pa lang, no, kasi bago po itong install natin. 7M. Ayan, so gagawa po tayo ng voucher para ma-try natin. Ayan, gagawa po tayo ng voucher. Tingnan natin ito. Ayan, unused. Ito na lang. Copy natin, tapos ang bilis ng portal na yun, no? Iba talaga pag naka-VLAN. Ang bilis. Pansin ko ang bilis. Tingnan nyo. Tapos insert natin dito yung voucher. Submit. Connected tayo. So, ganun lang, guys. Very, very, very nimble. Ayan. Wow. Ang galing. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, no? Ito yung munting channel ko. Ayan. Ito yung munting channel ko, G-Pressurist Tech. And support also, may PC Wi-Fi basic wiring there ko, may PC Wi-Fi troubleshooting, at yung mga configuration about PC Wi-Fi, how to flash, LPB, Wi-Fi ng bayan, etc. Marami po tayong mga content doon. So kung mahilig ka sa mga content na ginagawa ko, so please don't forget to subscribe to my channel. Ayan. So ito na yung ginagawa natin ngayon. So, success. Don't forget to subscribe.